Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ako baka ko na-mention na eh ang aking mga videos. Paano ba gawin business sa online classes si Sir Boyet ngayon at patapos na ang semester? Sana ho'y rin panoorin ninyo mga kabayan. Maraming natututunan sa YouTube sinusubaybayan. Mga luto ni Sir Boyet, aking pinagmamasdan. Pwede mong iulam, pwede rin pampulutan. Patok sa barikan, sasarap. Yan ha mga kabayan, inapoy na natin yung ating magical lang iya. At itong ating magic pong ating isinalang na diyan. At syempre, tipainitin mo ng maigay yan sa inyong nakikita. At ating isi-season muna ng karikitya at ng sagay. Uy, pag tayo ay nagprito niyang ating mga paa ng manok muna, ay hindi magdidikit niya. Kaya dapat ay mainit na mainit at ating medyo isi-season pa rin ang ating magic wok na yan. Ngayon, lalagay na natin na rin ating pagpiprituhan ng ating mga paa ng manok. O, arihong paa ng manok na rin galing pa rin sa kasade. Kasamahan pa ho, aray. Kadyahong ipinahuli-huli ko muna ang magpapuslit ng mga luto pang itaw dahil baka maumay kayaw. Ayan ha, di ngayon nga, ipapakita ko sa inyo itong aking chicken feet adobo. Ayan ha, mainit na mainit ating mantika at ating isinalang na yung ating mga paa ng manok na yan. Oh, ganda eh. Para kami ng dalaga. Oh, sa inyong nakikita mga kabayan, pagka hindi talagang maayos ang pagkakasison ng wok, ay nako, siguradong dikit yan. At alam ko yung mga nakakapagluto ni mga chicken feet, sadali hong dumikit niyan sa kawalay. Ay dahil sa mainit nga huya, pati yung ating mantika, ay di, yan ho, iwas ho, nakita nyo baga, wala yung mga kadigit-digit. Ay, at nung pinipreto lang ng papagartaw, yung ating anong yaan, pangapaan ng manok na yaan. Ay dyan ho, para ho, medyo nabusa ho ng karikit yaan, pag ating niluluto na mamaya sa adobo, para mas maganda itsura, para nataba-taba siya ng karikit, mga kabayan ho, atin lang. Parang sinisir ng ng karikit niya. Hindi naman ho natin para talagang lutuin ng todo diyan. Ngayon ho, atin ho yung hahanguin yan. Ating patitigisin daon sa ating anong yaon. Patigis ang yaon. Yan ho mga kabayan. Ating pinabibilis ang bidyaw. Oh, mabango din eh. Sa isa pa ho, mga pagpipritong gayaan, nalabas din yung natural na bango ng ating ano. Yan ho, malinis na malinis yung mga paa ng manok na yan. Yan, sa inyo nakikitang yan, mga kabayan, tayo mag-uutay ng magluto ngayon ng ating chicken feet adobong ya. Adobong paa ng manok. Hindi natin yung lahat yung bawang dahil yun yung gagamitin ko pa rin mamaya sa isa pang luto dun sa kasamahan din ng mga paang yaan. Ipapakita ko naman sa inyo sa isang araw sa ibang video. So, hasang ko dyan lahat natin maiging bawang. Huwag nang sisiklutin at nako, ipapait. Ngayon, sasama na natin itong ating sibuyas na yan, ilalahat natin yan at gusto ko talaga yung maraming sibuyas. Meron nung nag-aadobo din dito sa amin sa Batangas, ang ginagamit lang, bawang laang. Minsan ako yung nagawa din ng papagayo, yung napakasarap din nga. Pero kung masarap na ho yung bawang lamang ang lahok, ay mas masarap ho pag may sibuyas. As gaya, kita niyo, marami-ramay, manamis na mais, ay nako, ay masarap. Gaya ko yung sasama na natin itong ating mga pinirito kanina na panamot. Nakatigis na ho yan. Kaya yung mantika niyan ay medyo na wala na diya sa mga paang yan. Atin lang huhahaluin ang papagayaan mga kabayan ayon sa inyong nakikita. Kaya tinalang-talang paala, kita nyo bagan sibuyas. Pag hindi ka ginanahan diya, ay iwang ko naman. Di ba gahaw? Halu-haluin nung natin ang papagay. Tapos ginagawa ko yung mag-shoutout din sa ating mga kabayan, ating mga viewers and subscribers. Siyempre, pagkatapos nating lagyan niya ng mga pampalasang niya tulad niya yung paminta, mga isang kutsarita. Yan, maya-maya tayo magsha-shout out para hindi mabitain. Halu-haluin lang din ang kari-karikit. Mamaya tayo magpapalit din ng panghalong yan. Ayari ho kasi yung aking magic sandok na rin, siyempre, siya kong unang ginagamit palagi. Yan, lalagyan naman natin siya ngayon itong ating paboritong oyster sauce, mga dalawang kutsara. Mamasitas oyster sauce, Allah. Ay talaga naman panalo, linamnam niyan mga kabayan. Napakasarap ko. Marikit na ang kulay, parang pwede na ligawan. Allah, atin hong
Medyo babantuan din niya ng karikit na tuyaw, siyempre. Pangpakumpleto din ang alat niya, tayo hindi naman mag-aasin din yan. Mga isang kutsara at kalhati la, at baka naman sumubra ho ang alat. Yan mga kabayan, yun yung ating mga paa ng manok na yun. Nung patapos ko yung linisin, binantuan ng karikit na tubig para hindi ho nagtututaw ang ilalay. Yan yung mga paa ng manok na yan, matapos ko linisin, yun yung aking binabara din ng karikit na asin at karikit ng paminta. Yan, ito ang pampasarap lalo. Black beans, tausi mga kabayan. Talagang yan ang tinatawag nating chicken with adobo with a twist. Dahil nilagyan natin ng tausi. Para ho naiiba dun sa mga ibang videos na napapanood na natin. May mga nagluto na rin ng gayan ay ng mga adobong paa ng manok. Hindi ang atin ay may twist. Oh, come on baby! Yun. Let's twist and shout. Yun. Mga kabayan, kita niyo ba gayon? Napapahinda ka nga. Ay, kaganda na ng itsura ay. Para pwede na. Huwag nang tulungin ng adobuhin. Yan. Ating ba? Tataklo mo ng karit para mabilis lumambot. Ayan. Palipas mo ng mga 15 minutes, atin ho, babalikin. Ayan. Medyo siyempre, ang sikreto din ho ng masasarap na chicken pit adobong gayan, abay dapat talaga ikalasabot. Oh, mga kabayan, malambot talaga dapat. Yung pagka sinubo mo eh, halos ano, pag sinipsip mo eh, dala ang laman, ay panalo. Yung nilagyan mo natin isang pirasong chicken broth cube. Ayan. Mga kabayan, lalagyan natin ngayon siya ng tubig. Ng pinakasabaw at para ho makumpleto na ang pagpapalambot natin. Gusto ko i-shoutout ang AFCC, Air Force Command Center. Sa wakas, after 3 months na duty, makaka-uwi na daw sila. Masaya. At ang ibang ari, lagi daw nanonood sa akin. AFCC, Air Force Command Center, salamat sa inyo. At mga kabayan, ito, lalagay tayo ng karikit na patamis, mga isang kutsaritang asukal na pulang, putlaing-putlaing. Nagulat, kaya namutla. Yan, pinabibilis lang natin video. Patas natin pakulo ang yan. Lalagay naman natin dito yung pangpanghang. Yan, mga kabayan. Masarap din sa adobong paa ng manok yung hanghang na yan. Yung kasing hanghang natin, mga kabayan. Yan. Talaga naman panalo-panalo ang lasa na rin. May manamis na sa masim-masim ng alat-alat ng manghanghang. Ay siya. Tinakuluban ulay. Binalik. Mga kabayan, yan sa nakikita ninyo. Timusay at nang sagay sigurado ang sarap. Para hindi mapapahiya. O, oh, libaga ha, mga kabayan, titimusa natin. Para talagang siguradong masarap ang ating niluluto. Ayan, haluhal eh. Medyo tayo kita ninyo. Nagpalit na ho tayo ng panghalo. Yan ahong bamboo. Siyansing yan ang aking ginagamit. Dahil malambot-lambot na, masisira ho yan pag yung pare yung ating stainless steel ladle ang gagamitin natin. Ngayon, pamparikit ng kulay, nagbabantay niya ang ating aswete, yung anato seeds na yan. At pagkaya kulang pa sa kulay, ay pwede nating dagdagan pa ating bababadan pa rin ng mainit yung ating buto ng aswete. Yan ha, sa nakikita niyo diyan ko nakinuha sa sabaw yung ating ibababad uli doon sa buto ng aswete para maganda at napakaganda ng rikit at napaka beautiful ng kulay. Ayaw sa inyo nakikita yung mga kabayan. Kay kabayang Don's 87, nasa Italy. Tagarin nila sa Sterling Subdivision, din sa aming Licordine. Don's 87, salamat sa inyo diyan sa mga nasa Italy. Sa panunuor, mga kabayan. Yan na ho, ating inilagay na ulit yung ating pinagbabada ng sweetie para talagang kumpleto na ang kulay niyang ating chicken pit adobong yan. Huwag naman na toong napakapulat. Hindi naman yan espagete. Yan ha, mga kabayan. Tatlubi ulay. Para talagang alambot tayo sigurado. Yan ha. Babalik-balikin natin. Hindi po pwedeng, hindi mo bibisitahin. Baka makatakas na ito. Nine. Yan ha. Kita niyo, kaganda na ng kulay. Adobo. Merong, pampadagin pa ng kulay din akong idadagdag mama at pampasarap pa rin pampalinam niya. Tinimusan uli natin. Pwede na natin ito lagyan ng red cane vinegar. Yan ho. Oh. Wala pa ho yung mga suka ng mamasitas kaya yan ho yung una ko pa ginawa yung paglulutong yan. Yan ho. Dalawang kutsarang red cane vinegar. Tapos ito nga sabi ko para mas gumanda pa rin lalo ang kulay at mas sumara pa ay dagdagdag pa tayo ng isang kutsarang mamasitas oyster sauce. Yan ho mga kabayan. Sa inyong nakikitang ya.
Kabayang Ace Arellano, nanadin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out daw sa mga taga-Kuta Duluhan. Yan ho, saan kayo nanonood palagi. Salamat sa iyo, Kabayang Ace Arellano. Yan. Tinakluban ulit natin. Yan ho, talagang ang sikreto nga na yung chicken feet na adobong papagay, yan, eh, dapat yung malambot na malambot talaga. Talaga hong bibitaw dun sa butaw, yun hong lahat ng laman na yan. At pagkang inuyami, malambot, kahit yung mga dali-dali rin yun, eh, medyo malambot ang butaw, eh, di syama-syama na sa tiyan. Mga kabayan niya, oh, nag-reduce na rin yung ating sabaw. Ganda na ng kulay. Oh, malambot na yung ating chicken feet adobo. Kabayang Irene Habunilio na nasa sa London, UK. Salamat sa panunoor. Yan ho, mga kabayan. Ah, di ba ga, kita nyo ga ha, malapit na sa katotohanan niyan. Medyo paiga natin ang karikit, pero ayaw ko manang said ang sabaw at ang sarusay masarap. Yan ho, panalo na. Luto na ang ating chicken feet adobo with a twist. Dahil mayroon tausi tayo. Kaya pinatay na natin ang apoy. Yan ho, may carry over cooking pa din. Yan, habang mainit, ituloy pa rin ang paglambot niyan. Ngayon, natin ang ilalagay dyan sa ating lagayang yaan, yung ating bowl na yaan, kung bulga ang tawag di yan, kung anong dish. Yan. Makikita nyo ba mga kabayan, ay talaga namang ako'y naglalaway. Totoo lang, habang aking binoboyce over aring video kung aray, tunay naman rin. Isa pa, aray nga ho eh, natikman na namin eh. Natikman ko na rin yan. Ha? Ating medyo ini-sprinkle lang ng ano, karikit na sweet onion sa inyo nakikita, pampalinamnam pa rin at pampasarap mga kabayan. Adobong paa ng manok na may pilipit. Adobong paa ng manok na may pilipit. Paano yung adobong chicken feet adobo with a twist? Oh, di ba yung tama ang aking Tagalog? Bakit? Ano yung mga kabayang yan? Ay pagka hindi naman kayo napaibig di yan, tunay na. Ay pagkasarap ho naman sa totoo lang ay yung pang twist ng lasa noong tausing yaon, talagang nagbigay ng totoong sarap di yan. Ay naku, pihong-pihaw mga kabayan, makakabulos ka ng kanin. Nakikita nyo baga? Oh, baka dumikit sa camera. Yan, mga kabayan, lalantak na si Sir Boyet, kabayan Jeff Lontok. So, ang taga-sangama, salamat sa iyong panunuor. Gayun din sa iyo, kabayan Kisses Venus. Salamat sa panunood din sa aking mga videos. Kita nyo gaho, mga kabayan, kasarap. Kitang-kita naman sa aking paglantak. Pagsubo kong yun, lalus eh. Kita nyo ba gaho? Malambot, mga kabayan. Kung bagay na hiwalay talaga sa butaw. Ang matitira lang, talaga yung matitigas na butaw. At pwede mo rin yung tunawin sa tiyan yung mga dali-daliring yun sa sobrang lambot. Yan ho. Kain na kayo, mga kabayan. Ako yung lalaway ay. Ano ga ito? Parang gusto ko na uli magluto ng gartaw. Tunay na ma'am. Yan, nakikita nyo ba? Kinilows up ah. Malapit na sa mata. Baka dumikit sa eyeballs ha. Ay siya. O, kita nyo yun. Mga sarsang yun. Kaya tulad ng sabi ko, huwag iigahin masyado sa bawat. Napakasarap isa po sa kanin pag nga nalantak na yan ha, mga kabayan. Ay tunay naman yung mga hindi ko na siya shout out pa ay eh, pasensya na ho ha, sa sunod na lang ho. Salamat po sa inyong panunuor din sa aking videong are, pasensya na kung medyo natagal-tagalan ulit ng karikit at marami lang ding pinagkakabalan si Sir Boyet. Huwag kayong bibitaw mga kabayan, ako yung lagi nyo susuportan, manood kayo palagi ng aking mga video. Salamat po. Yan ho, sana po i-click niyo yung ano bell icon para kayo ilaging ano updated. Mabuhay tayo mga kabayan. God bless.